napakagandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon, kasama po natin ngayon yung nanay, no? Nanay po ito ni Edito. Okay? Aalamin po natin yung istorya ng pinagmula nila. Baka makakuha tayo ng information kung baka Katiting ay meron talaga silang lahing India. Dahil sa itsura pa lang po nila talaga, hindi may pagkakaila na kamukhang kamukha nila yung mga Indiano o Indiana. Kasama po kaming translator ngayon dahil si nanay po ay hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Nakasabot siya ng Bisaya pero hindi po siya nakakapag-istorya. Nay, magandang umaga po sa inyo. Ano pong pangalan ni nanay? Lucita. Ano po? Lucita. Lucita. Ang apelyido niyo po ay? Dagapan. Gapat. Gapat. Daga. Daga. Daulog. Ano apelyido ni nanay? Daulog. 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 Okay, pila yung mong edad, nay? Nangyukubaro. Wala nang kabalo. Ah, wala kabalo. Hindi niya po alam kung ano yung edad niya. Siguro dahil sa una, walang nakapagparehistro. Parehistro or di, maka-ID ko. Ah, may ID kayo doon? Ah, okay. Baka doon nakalagay kung ilang edad. Pero sa itsura ni nanay, ay mukha na talaga siyang senior. Yung talong ng namin, nay, yung magulang po ninyo, purong lumad? Ginikap ito. Ginikano ko na yung manubo. Manubo? Uy. O manubo talaga. Pure manubo. Okay. Meron po ba kayong nalalaman dun sa mga magulang nyo na sila ay may kamag-anak na ibang lahi like Indian? Yan. So ngayon, lilinawin po natin na si Lola, no, ay wala po silang dugong Indian. Tama. Okay, isulti kay nanay. Makat kung wak, matriwak. Ayan, wala po silang lahing Indian. Pero siguro, kung mapapansin natin, dahil siyempre, nagkaroon ng mix-mix, na kumbaga, siguro mga 100 years ago, o more than 100 years pa. Dahil sa napaka archipelago ng ating bansa, no? Kasi pag tiningnan natin yung mukha ni nanay, talagang may lahi. Parang talagang siguro mga yun nga, nagsaling lahi. Pero hindi na natin ano yun dahil matagal ng panahon. Pero yung kanilang parents daw po, yung kanilang mga ninuno, ay matatangkad at matatangos yung mga ilong. Kamusta ka po, nay? Kamusta ako? Okay ka lang? Okay. Mali kasi yung nasabi ko nung nakaraan. Hindi ka ba na-stroke? Na-stroke. Na-stroke si nanay? Wala po. Ah, wala? Na-stroke. Ah, na-stroke daw siya eh. Tinaano yan sa motor, sir. Discrash yan. Oo. Pero hindi. Yung sakit mo, nay, na-stroke ka ba? Hindi. Yung sakit na po. Masakit man. Masakit. Okay. Hindi po siya na-stroke. Sorry for my nasabi ko doon, hindi po siya na-stroke kasi maliin na naparating, no? Or nasabi ko. Nabalian lang pala yung dito ni nanay. Kasi minsan pag tinatanong natin sila, nauulang po sila, pero yun hindi nila naintindihan. So, nabali yun dito mo, nay. Pero okay na po? Okay na? Hindi makaganon. Naipagamot ka ba, nay? Nakapatambal ko po. Mga patamba o sa ospital hindi?
Ah, hindi. Hindi ako pa-ispital ko. Ima, makuha, nabalik. Nabalik. Opo. Hindi napadagamot sa ano? Pagamot daw. Ah, napagamot naman. Hmm. Nasaan po yung iba ninyong anak? Hindi ko nakumuha anak yung doon. Matoy. Duha lang. Namatay ang dalawa. So, ilan? Lima. Lima daw. Lima ang namatay. Duha lang. Duha na lang sila. Nasaan yung isa? Nasa uma. Balay rin sa ito. Nandun ang balay nila. Malapit doon sa tindahan nila? Kiika. Babae? Babae. Kamukamo na eh? Kauwano ko. Rahi. Mataas din ang ilong? Opo. Ah, okay. Matangkad. Matangkad. Mamaya tingnan natin kung makakausap natin. Okay, kamusta ang buhay niyo na dito? Kamusta kung inabuhay dito? Mubuha ayaw. Kumaro. Maliit daw. Maliit. Mahirap ang buhay. Okay. May maintenance ba kayong iniinom na gamot, Nay? Hindi ko nabuti yung matambang. Wala po. Wala? Wala. Dito sa lugar sa tinitirhan nila, yung pinakita namin sa inyo kanina, yun yung bahay po nila. Pero dito, mayroon silang tinitirhan na may tindahan, pero hindi po sa kanila. Ito, kaya may tindahan po dito, kapirasong tindahang maliit. Doon po ito doon sa sinasabi nilang amo nila na nagpatira po sa kanila dito at nagbabantay po sila ng tindahan. Pero hindi po ito sa kanila. Ngayon mga kababayan, kasama naman natin ngayon, si Edito dahil galing po siya sa UMA dun sa bukid dahil kumukuha nga po siya ng mga kahoy na gagamitin para po doon sa kanilang charge. Mga kababayan, kasama ko na ngayon si Edito. O, kamusta naman? Ito sir, mabuti naman po sir. Okay, mabuti ka. Ito hindi rin namin ina-expect po na marami makakapanood ng kanyang video. So ngayon, pasensya ka na, na-istorbo ka ulit namin. Siya po ay kumukuha nga ng kahoy doon sa bundok dahil gagamitin po yun sa kanilang charge, no? At magpapasalamat lang po sa lahat na nag-share at nanood po ng video. Mabot na po siguro as of this time, nasa 1.6 million na yung views niya sa Facebook. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa Facebook. At syempre dito po sa YouTube, no? Huwag niyo pong kalimutang panoorin. Maraming salamat. Alam mo na yung nangyari dahil maraming nakapanood sa'yo, maraming humahanga sa'yo ngayon. Dito kasi walang signal eh. Pero may nag-inform sa'yo. Merong wifi dito, sir. Oo. Tapos, meron nakakita. Sabi nila sa akin nga, uy, nakita kita doon sa Facebook. Sabi nila nga, doon. Nakita daw ako doon. Okay. Ang dami daw nga, anong tawag dyan? Comment? Nag-comment. May Facebook ka ba? Meron, sir. Okay, wag na lang nating ibigay. Hindi na lang namin, kasi alam ko dadagsain ka. Ay, just for respect sa kanila. Dahil dadagsain siya lang. Napakaraming message, komento. At kahit nga po kami, sobrang dami pong nag-message sa amin at inaalam kung saan to nakatira. Sinabi naman namin dito sila, ang kinaroroonan po nila talaga ay dito sa Sitio 26. Malamboon. Malamboon. Barangay Malabog, Pakibato District. Malayo po ito sa Davao City, mga 2 hours, no? Pero yung lugar po nila, bundok talaga ito, pero awa ng Diyos, nagagawa na po yung road dito at may mga semento na. Pero nung una, sabi nila, napakahirap parating itong lugar niya, ano? Hirap. Hirap talaga ito, sir. Kapag bumibiyahe kami doon sa Malabog, matumba sa motor. Oo, dahil habang our Skylab, yung dati nilang sinasakyan dito. Pero ngayon meron ng road to market, no? Na maganda na po yung daanan dito at may mga eskwelahan na. Nung panahon nila, wala. Pero ganun pa man, yung pamumuhay dito, kahit paano nagbago na, pero may mahirap pa din kung talagang sa mahirap. Okay. Maraming humahanga sa kanya dahil dun sa sinabi niya na
hindi mabibili ang nanay. Okay. Sinabi niya po yun sa amin. So, gaano mo ba kamahalang yung nanay? Sobrang mahal ko ang nanay ko, sir, dahil yun ang nagpapalaki sa akin. Kapag wala ang nanay ko, wala din ako. Tulad ng Panginoon, kapag wala ang Panginoon, wala tayong lahat. Okay. So, yun, sa makakaya ko, isusuporta ko sa mama ko. Kahit ganito lang kami, ipakita ko rin sa kanya nga, kaya ko siyang pakainin sa araw-araw. Okay, so hindi lang tayo naiintindihan ni nanay. Hindi kasi nakakaintindihan ng Tagalog si nanay, no? Okay. Dahil kayo na lang yung dalawa na lang kayo, no? Dahil may yung isa mong kapatid, may asawa, may asawa na. May pamilya na. So thank you so much sa pagmamahal sa iyong nanay. Ang nanay niyo po ay 71 years old na at matanda na. Ito, marami ring humahanga sa iyo ngayon dahil sa maganda mong mukha. Gwapo, sabi nga nila. Pero sa likod ng makisig at astig mong malambot din ba ang puso ni Edito? Malambot po, sir. Ayun, malambot. Okay. Ano ba si Edilito sa totoong buhay? To sir, yung aking buhay, nung unang bata pa ako, kapag meron mas mahirap pa sa amin, tinutulungan ko sila. Kahit kahit yung bigas namin, para bukas na lang, ibibigay ko na lang sa kanila para kami, para siya, meron din siyang makain. So, yun sir, kami dito, marunong din ako magbigay sa maka walang-wala, tulad ko rin, walang-wala. Pero kahit wala ako, pero kapag sila ay wala nang makakain, masasaktan ang damdamin ko. Dahil kapag ako ang nandyan sa kanila, ano na ba kaya ako ang nandyan sa kanila, walang makain. O yung kung ano yung pangaramdaman mo rin. Ano, parang yun, sabihin niya po, paano kung ako yung nasa sitwasyon nila? No? Hirap, hirap talaga. Yun, kahit meron kaming kwan, ibigay ko sa kanila para makakain din sila sa ano. Okay, napakaganda ng sinabi niyo po. Okay, dahil sinabi mo nga sa amin na mayroon kang pamilya, no? Pero ngayon wala na kayo. Wala. So single ka. Okay. Pagdating sa mga anak, gaano mo kamahalang yung anak? Anak ko? Tulad ng pagmamahal ko sa aking ina. Ganyan din ang pagmamahal ko sa anak ko dahil yung ina ko, hindi ako makatulog kapag wala ako dito. Ang maisip ko nga, ano na kayang kinakain ng nanay ko na wala ako doon sa amin. So, ang gusto ko nga, umuli ako kaagad para makita ko yung mama ko at ma-sure nga nakakain ba siya araw-araw. Dahil mahirap na kapag magkasakit, wala tayong pera. So, ang mga anak ko, hanggat buhay pa ako, alagaan ko sila. Okay. Ngayon hindi mo sila kasama. Naminis mo ba sila? Oo, naminis ko sila. Pero sabi ng ina, kapag malaki na, dito na sila tumira sa amin. So, meron kayong understanding o pag-uusap na kapag malaki na yung anak mo, dito na sila, ikaw na yung magpapalaki. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero paano kung hindi mangyari yun at hindi na ipakita sa iyo yung mga anak? Pero hindi naman sa ganun, pero magkita-kita naman. Makikita? Ipakita. Pag ihatid ko yung suporta ko sa kanila. Ah, okay. Nakikita mo? Nakita ko yung mga bata. Oo. Okay. Hindi na ba talaga kayo magkakabalikan ng... Hindi na talaga, sir. Okay, so hindi na. So, single talaga siya na. Single. Paano ngayon? Halimbawa,
Huwag mamasamain yung sasabihin ko. Kasi syempre napapanood ka ngayon, medyo kahit sabihin natin medyo sumikat ka. Paano kung bumalik siya? Tatanggapin mo? Hindi na sir, dahil 'yon ang napag kasunduan. Kasunduan namin sa mga tribal dito, sa mga amin. Okay. Nga hiwalay na kami. Ah, okay. So, kasi hindi naman kami kasal. Mm. So mayroong problema, so doon mahirap. Ah, okay. So medyo ano na 'yon, may pag-usap. May pinag-usapan na hindi na nga sila pwede bumalik. Hindi na siya pwede. So kasi normal 'yon sa point na napapanood siya ngayon at yung thinking, no. Normal 'yon na maaring bumalik yung asawa niya, pero merong pinag-usapan na at hindi na sila pwedeng magkabalik. Nako, kinikilig ngayon yung mga nanonood na single, yung mga nag-PPM sa amin. Ano ba sinasabi nila? Mine, pag ganun. Walang ganun na, hindi dapat ganun. Hindi, alam ko joke lang din yung para sa iba. At ano ba yung pangarap mo pa sa buhay mo? Hindi ka nakapag-aral, grade 3, pero marunong siyang magtagalog, nakakapagbasa siya. Hindi mo ba pinangarap na ipagpatuloy pa yung pag-aaral mo? Yun ang inisip ko. Mm-hmm. Nung 25 pa lang ako, gusto akong umaral, pero hindi, mahirap. Wala kaming kapag-aaral ako. Sinong hanap ng pagkain namin sa mami ko? Mm-hmm. Dahil ako lang ang hanap ng pagkain sa aming bahay. Mm. Okay. So, ngayon, parang maalanganin okay. Ako so, mag-aral. So, inaalangan ka na. Kung halimbawa ngayon, may magbigay sa'yo ng chance na makapag-aral ka through ALS. Ito yung ALS kasi, Alternative Learning System, na pwede mo nang step by step, hindi mo na pagdadaanan yung kung grade 3 ka natapos dati, tutuloy mo pa yung grade 6. Pwede nga exam yung elementary, then pag naipasa, high school. Then, grade 11, 12, then tsaka magka-college. If ever, halimbawa may mag-offer sa'yo, okay lang sa'yo? Tanggapin mo? Mag-iisip. Mag-iisip ka pa? Opo. Okay, mag-iisip pa daw po siya. Pero okay. Mas mabuti naman kung merong grado kaysa wala, sir. Iyon. Diba? Hirap talaga kung walang grado. Pag pumunta tayo doon, para tayong, wala tayo pag anong sinulat doon. Hindi mo alam. Hindi natin alam. Hindi mo maaintindihan dahil wala silang nalalaman. Yun kasi yung pinakamahirap. Okay, ikaw bilang isang katutubo, sa tingin mo, ano yung naisip mong solusyon upang matugunan o mabago ang buhay ng isang katutubo? Na katulad nyo dito sa lugar na to, ano yung nakikita mo na mabuting gawin o paraan para mabago ang buhay ng isang katutubo? Ang nakikita ko lang, sir, nga para mababago ang mga bata dito ay mag-aral sila hanggat makatapos. Yun, tama. Dahil kapag wala tayong natatapos, ganito. Wala tayo hanggat kapag meron tayong trabaho, kain lang, wala nang kuan, wala nang kasunod. Mm-hmm. Pero kung meron tayong natapos, makikita natin nga umangat yung buhay natin. Yan, ang galing. Ang galing niya. Ang galing na sinabi niya. No, ano mo, kahit hindi siya nakapag-aral, yung thinking na iniisip niya, napakaganda po nung kanyang sinabi. Okay. Kung halimbawa naman magiging artista ka, okay, halimbawa may kumuha sa yung commercial model or maging extra sa isang pelikula or mag-extra kung saan, sa television, papayag ka? Kapag makakaya ko lang, papayag din ako pag makakaya ko. Pero kung hindi? Pero kung hindi, paano tayo papayag na hindi natin makakaya? O, tama naman yun. Halangan namang punta ka lang ng punta tapos hindi mo naman kaya. Okay, kung halimbawa magiging artista ka, sino ang gusto mong makalab team? Pili ka. Si Pokwang, si Kiray, o si Etel Buba? Kilala mo ba sila? Ang kilala ko lang, si Pokwang lang. Kilala mo si Pokwang? Mm-hmm. So, okay lang sa'yo si Pokwang? Pag si Pokwang, okay lang sa akin. Okay.
Si Pukwang, ano kayang magandang title na kanila? I-comment yun na lang po kung anong magandang pelikula. Or, alimbawa lang yun ha. Hindi naman tayo dun sa nag-step agad na pangarap na kayabangan. Kung wari lang naman. Okay, ano kayang magandang title na kanilang pelikula? I-comment yun na lang po dyan. Okay, so ngayon, dahil alam ko, nakikita ko na ang kabuhayan nyo ay siya lang talaga, nag-uuma siya, nagsasaka. At dahil wala nga siyang natapos, talagang masasabi natin na parang hanggang doon na lang. Ano yung naiisip mong kabuhayan? Ang kabuhayan ko lang dito, sir, yun lang, mag-uuma ako. Mag-uuma. Oh. Kasi meron nga silang tintahan, pero hindi naman. Hindi naman yan sa amin. May amo kayo. Nung dati. Pero gusto niya... Anong gusto ng nanay mo? Ang gusto na ng nanay ko, nga makabahay siya doon sa amin. Aming bahay para doon na siya tumira. Tapos, sabi niya nga, sana magkaasawa ka na dahil matanda ka na eh. Matanda na raw ako. Sa mga nanonood, bahala kayo. Matanda na raw. Matanda na daw siya. Yel, bahala kayo, basta. Anyway, ayaw, dahil hindi naman pwedeng magtindahan ng nanay mo, dahil meron na dito. Hindi naman, pangsamantala yung mama ko dito dahil wala pa siyang, binabantayan. Mm. Pag meron na siyang, tindahan, doon na rin siya. Wala bang magiging problema, halimbawa, sa may-ari nito? Walang problema. Mabait? Mabait. Sino magbabantay nito? Meron din magbabantay nito. Siya. Meron siyang mga anak. Meron naman. Okay. At least para malaman lang po natin at huwag sumamaan loob sa nagpatira at ng magandang loob para sa kanila, para po dito. Tanungin ko si nanay, gusto mo ba ng tindahan, nay? Gusto daw ni nanay. Okay, dahil gusto ng nanay mo ng kabuhayan na ganon, at magpaalam ka lang ng maayos sa yung sinasabi niyo na nagpatira dito, at mabait naman, SDA din ba siya? Mabait. Okay. At nakita ko kasi dun sa lumang bahay niyo na parang may bakas ng pinagtindahan. Meron kayo dati. Doon kami nagtitinda. Patinda ko yung mama ko doon. Tapos, daming utang doon. Kasi Bombay ka eh. Wala, na-ano. Na-down. Na-down. Yun kasi. Ano ang mensahe mo sa mga nangungutang? Yung mensahe ko sa nangungutang ngayon, okay na lang yung utang nyo. Huwag nyo na lang yung bayaran. Dahil, sama-sama na tayong nadadown. wala na yung tindahan, wala na yung bigas, wala na tayong makakain. Well, sama-sama na kayo na daw lahat, siyempre. Wala na. Okay. Pero ngayon nandito ka na, ano masasabi mo sa mga palautang? Mahiya akong maningil sa kanila eh. Okay. Pero yun nyo, siya pa yung nahihiyang maningil. Bang nasa yung Bombay din to, no? Okay. Ito. Dahil gustong magkaroon ng kabuhayan ng, para sa inyong dalawa, ng mama mo. Okay. Magti-thank you lang ako. Magti-thank you lang tayo sa ating mga kababayan na nagmagandang loob para ikaw ay kayong dalawa ay matulungan. Maraming salamat po, Jordan, Texas, ng USA. Nagpadala siya ng 10,000 o 10,000 pesos. At nagpadala din po ng 10,000 pesos si Miss Wonder Woman. Thank you so much. And maraming pong salamat sa dalawang nagpadala nito. Alam niyo ba ang total na nito ay 20,000 pesos. Yung 20,000, ibibigay namin ito para sa iyo, sa inyong dalawa ng nanay mo, para magkaroon kayo ng puhunan para sa tindahan. Okay, ito. 20,000 pesos. Maraming salamat po ulit sa nag-donate. So, anong masasabi mo dyan? Maraming salamat po sa nagbigay nitong pera, dahil ito malaking tulong na sa amin.
dahil kapag kami dito, pag hindi kami makakita ng ganito kalaki ng pera dito dahil kami ay mahirap lang kasi dito kami, sir. Mm. Saka salamat sa nabigyan nito nga mabuting kalooban. Sana mabigyan kayo ng Panginoon sa mahabang buhay na meron pang matulungan ng ibang tao. Ayun, okay. Napakaganda ng sinabi nyo. At again, marami pong salamat sa nag-donate nito. At sana makita namin ha, yung gagawin ninyo, kung paano kayo magsisimula ng nanay nyo doon sa magiging tindahan po nila. Makabibigay kay nanay na sana para lumaka siya, bibigyan kita ng insure na gatas para po ito talaga sa matatanda. Inumin mo yun, nay. Sulti sa nanay. Inuman. Sabi mo gatas. Gatas. Inuman o gatas. Okay. Yun ay para sa matatanda talaga na gatas, no? Yung mga binibigay ko sa mga matatanda. Tatry natin kay Lola. Pero 71, malakas pa po siya, no? Malakas pa. Mm. 71 years old na yan. 71. Sana umabot pa siya ng mataas. Mas mataas. Okay. Nay, insure? Insure baka naman, what? No? Inumin din, nay. Pagising sa umaga, pwedeng uminom sa tanghali, pwede rin uminom sa gabi. Para kahit iwanan mo siya at ikaw ay nasa sauma, painumin mo lang siya nito. No? Maganda yan kasi lalakas siya. Kompleto na to with full vitamins na yan, calcium. Yan. Kuha ka lang ng mga 2 scoop. Tapos ilagay sa baso. Medyo maligam-gam. Konti. Tapos inumin ni nanay. Ha? Pwede doon 2 katsara. Oo, pwede. Sa una, makakaramdam ka dyan ay nung parang magtatai ka. Sa una lang yon. Sa una lang. Normal lang yon. Pero magiging okay din, no? Lalakas ka na eh. Tapos pag naubos na to, bibigyan kita ulit sa susunod, ha? Ito na. Pero ako, hindi ako pwede dito, sir. Hindi ka pwede, malakas ka pa. Magtyaga ka na lang sa beer, brand. Ngayon po, balik tayo dun sa kanilang bahay. At yung, pakita natin yung bahay po. Kasi hindi naman talaga sila dito nagstay. Nagstay lang sila dahil may tindahan, pinapabantayan. Pero dun talaga sila natutulog at dun sila umuwi, no? Mga hinahangaan kapagdating sa ganun. Ganun din si Kuya Eli. 7 Adventist din yan si Kuya Eli. 7-day Adventist na yung church po nila o yung religion po nila. Gaano ka-importante sa iyo ang religion? Importante sa akin yung sa akin dahil ang Panginoon, kapag wala tayo, wala ang Panginoon, wala tayo eh. Mm. Mao nga, ang gusto ko nga matapos, mahuman ang simbahan, matapos para dahil yan, para yan sa Panginoon yung simbahan. Hmm? Gusto ko matapos. Hmm? Kahit para akong si Manny Pacquiao kapag magmaneho sa motor, gumaganon-ganon ang motor, sir. Dahil mataas yung kahoy. Mataas doon. Gumaganon-ganon. At tiniis ko para matapos lang yung simbahan. Sabi ko, sabi ng kasama ko nga, tulungan natin yan. Sabi ko nga, wag na lang dahil wala na kaming pangbayad. Naubusan na kami ng pera dahil ang binigay sa Davao Mission sa amin, 30 mil lang. Tapos, ang marami pang kulang sa aming simbahan. Yun, sinulo ko na lang bimiyahe yung kahoy papunta doon sa aming simbahan. Bago kami umilis, ito, mayroon ka bang kasabihan? Meron ka bang saying? Okay. Piking Bumbay man ako sa inyong paningin, malay nyo, kaamoy ko rin. Nangisog na, nangisog. Okay, ayos na. So yun mga kababayan, dito po yung kanilang bahay. Pwede mo ba kami itour dyan? Ha? Ito. Okay. Ito yung tindahan ng mama ko nung una. Ah, wala nang man, dahil maubos. Oo, dahil inutang ka mo. Maubos sa utang. Gaano nakatagal na nakasarado ito? Mga 5 na po. Ah, 5 na. So dati daw nga itong tindahan ng nanay niya, so dahil nga sa maraming umutang,
at hindi nagbayad sa kanya. Hindi naman daw niya masingil kasi pare-paras na nga daw silang lubog. So kaya ayun, nanatilin, nasarado na lang ang tindahan niya. At yun, makapagbubukas ka na ulit ng tindahan dito. Professor, makapagbubukas ako. Yes, oo. Oh, tapos, dito naman yung lutuan nyo. Dito yung lutuan namin. Pero dahil nag-away dining, pasensya na po sa maingay na baboy. Dahil nag-away dining po dito at tatamaan yung kanilang bahay, magigibara dito. Sinasabi sa amin na babayaran kami. Ah, pero babayaran naman. For the meantime, eh kasi nandiyan yung semento eh. Nandiyan na. Pero hindi pa naman siguro kakagipin. Hindi pa. Doon pa sa kabilang yung siguro konting-konti lang, nakatayo pa din. Tapos dito kayo natutulog sa taas. Mensa, dito lang ako matutulog. Ah, dito ka lang, sa taas. Wala mo tutulog doon. Sinanay mo dyan. Dito ah, dyan na lang natutulog nanay niya. Akin nga tayo sa taas. Hindi ba nakatakot sa taas? Hindi naman po. Mauna ka. Pumula. Ang hagdanan po talaga ng mga katutubo, yung sa unang pamamaraan ng kanilang bahay, ganito talaga kahit sina... Ang ingay ng baboy ah! Kaya sina Nanay Lona, ganito po oh. First floor, second floor, third floor. Akin tayo sa third floor. Ah, luma ng bahay ito. Oh, okay. Madulas ka, sir. Ah, hindi. Okay na. Sanay naman ako dyan. Pero, alam mo, matitigay pa yung kahoy ninyo. Dahil sinaunang kahoy. Ah, matulo na talaga. Matulo na dahil yung... Matulo na dahil natulo. Matulo na. Kaya, parang inabando nila yung taas. Kaya doon sila sa baba. Oo nga, sir. Kasi naunang bahay. May TV ka naman pala eh. Hindi. Solar. Solar sa taas. Ah, solar sa taas. Battery dito. Battery. Nasira na yung battery. Ah. Yun, wala na. Solar na lang yung sa taas. Solar na battery. Ayun. Kaya, wala na. Hindi na nila napakinabangan yung taas ng kanilang bahay. Yan na. So, is... umulan. Wala na. Mababasa na tayo. Okay, yun nga nun, mababasa na. Pero dito ka lumaki sa bahay na to? Ah, dito ako lumaki. Oo, nung araw maganda pa to, maayos. Maganda, maayos pa. Dito kami matutulog. Lahat. Lahat. Ano yung namimiss mo dito sa taas? Miss ko dito dahil... dito sa taas? Oo. Hindi, sa bubo. Miss ko dahil yung papa ko nung una, dito kami. Ah, yung papa ko natulog. Tapos ako dito rin. So wala naman ang papa mo dito, ha? Wala naman. Okay, so yun, na-miss niya daw yung kabataan na dito. So ito yung typical na bahay po ng isang mga katutubo yung nung araw. Ganito sila. Sorry, walang halos, walang bintana. Meron na isa, pero wala pa natapos hanggang ngayon. Mas nasira na lang, wala pa natapos. Ah, okay, simula pa ka. Ganun na yan. Ganyan na yan talaga. Wala natapos. Walang bintana. Walang bintana, ganun. Ganyan na lang talaga siya. Ah. Okay. Sis, pero alam niyo mga bahay nung araw, nung una, kapag ang bahay mo ay may bubong, medyo nakakaangat ng konti sa mga katutubo, ano? Pero pag yung bahay, kasi usually yung bahay talaga noon dito, mga kubon lang eh, no? Mga kubo-kubo. Pero nakakatuwa dahil medyo umuulan na po. Ang ingay talaga ng baboy. Basta dyan na po sa baboy. Okay, sige po, marami pong salamat. So, siya po ulit si Eddie 2. Eddie 1. Eddie 3. Eddie Wow. Eddie Wow. Okay. So, mamili na lang po kayo. Si Eddie 2 po. So, sige po, maraming salamat. At hindi pa po dito natatapos yung vlog natin sa kanila. Meron pa tayong kasunod na gagawin. Abangan niyo po kung ano yun. Yan po ang makeover niya. Dadalhin po natin siya sa Davao City. At ipapakita natin sa kanila yung mga kamukha niya mismo. Ang pagharap ng totoong Bombay sa Peking Bombay. Maraming po salamat. So yun, bababa na po kami. Grabe no? Tinay niyo po pataas. Nung bata ka, ganito na talaga hagdan nyo? Hmm. Hindi pa ito napartan? Hindi pa. Oh! Patibay ah. So, pag hinabol ka ng nanay mo at nagmamadali kang tumakbo, hindi ka talaga makakatakas. Dahil pagbaba mo pa lang dito, palo ka na.